Alam nyo ba na sa bayan ng Miag'ao sa probinsya ng Iloilo ay may mga atraksyon na maihahalin tulad sa ilang mga sikat na atraksyon sa ating bansa? Kung sa tingin nyo ay sa Cordillera region lamang kayo makakakita ng hagdan-hagdang palayan ay tiyak kong ikagagalak nyong malaman na meron din palang ganito sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa video na ito ay itatampok natin ang nakatagong tanawin na ipinagmamalaki ng Miag'ao Iloilo, ang mga rice terraces na nakakamanghang pagmasdan. Halina at samahan niyo ako sa isa na namang adventure at tuklasin natin ang mga tanawin na bihira lang makikita ng karamihan. Ito po si Miko at ito ang Wonderverse. Noong nakaraang linggo ay nasilayan ko ang isang nakaka-relax na spot sa Miag'ao, Iloilo na kung tawagin ay mini Batanes ng bayan na iyon. Ngayon naman ay babalik ulit tayo upang bisitahin naman ang isa sa mga malalayong tanawin na nakakubli sa lugar na ito. Mula sa Antique ay bumiyahe kami papuntang Miag'ao, Iloilo. Maganda ang panahon at walang senyales na uulan, subalit kailangan pa rin nating maging handa sapagkat minsan ay mapaglaro ang panahon. Pagdating sa Miag'ao ay tumigil muna kami saglit upang kumain at bumili ng mga kakailanganin namin sa pag-akyat. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy kami sa paglalakbay. Sa simula ay maayos ang daanan at smooth sailing ang aming takbo. Subalit, noong nakaabot na kami sa kalagitnaan ng biyahe, ay unti-unting nang naging challenging ang kalsada. Mayroong mga bahagi na maputik at mahirap tahakin dahil na rin sa pagbuhos ng ulan noong mga nakaraang araw. Anyways, ang pakay pala naming puntahan ay ang Barangay Alimudyas na isa sa mga liblib na lugar sa Miag'ao at kung saan nakatago ang mga nakakamanghang hagdan-hagdang palayan na isa sa mga goals na gustong mapuntahan ng mga adventurers na kagaya ko. Upang marating ang lugar na ito, marami kaming mga pinagdaanan na hirap. Unang-una na riyan ang maputik na kalsada, isang maliit na ilog na ang tanging access para matawid mo ay isang footbridge at syempre hindi mawawala ang matinding sikat ng araw na talaga namang nakakadagdag ng pagod. Sige to. Balbala na eh. Ha? Sige. Ha? Kilit.
kaya mo na eh. However, dahil na rin sa persistence, narating namin sa wakas ang Barangay Alimudyas. Pero bago kami tumuloy sa rice terraces, nagpahinga muna kami saglit. And nakiinom na rin ng tubig kasi talagang nauhaw kami sa kakabaybay ng challenging na daanan. Makalipas ang mahigit 30 minutes na pahinga ay nagpatuloy na kami sa aming pakay. Nagtanong-tanong na rin kami about sa exact location nito dahil wala gaanong signal sa area at hindi nagana ang Google Maps. After ng maikling oras ay narating na rin namin sa wakas ang nakatagong tanawin ng Barangay Alimudyas. Ito ang mga nakakamanghang hagdan-hagdang palayan na nakaukit sa mga matatarik na bahagi ng kabundukan. Ang mga berdeng damuhan at palayan ay nakakadagdag sa angkinitong ganda na tila isang lugar na sa panaginip mo lang masisilayan. Malapit sa mga rice terraces ay ang isang maliit na pahingahan o isang kubo na kung saan pwede kang magpahinga at malayong matunghayan ang mga magagandang view ng paligid. Maganda ang kubo na ito, subalit sira na ang ilang mga bahagi. Marahil ay dahil sa bagyo o kaya naman dahil sa mga bumibisita rito at na-overuse na sa katagalan. Mula rito ay nagpalipad ako ng drone para mas lalong makita ang iba pang bahagi ng hagdan-hagdang palayan. Ati. Kagaya ng mga rice terraces na makikita sa norteng bahagi ng Pilipinas, ito ay nakakamangha dahil sa tiyaga at sipag ng mga magsasaka upang mabuo ang tanawing ito. Nagpapatunay lamang na hindi hadlang ang mataas na elevation ng isang lugar upang makapagtanim ng palay at iba pang mga pananim na makakatulong sa pangkabuhayan. Ang rice terraces ng Miyagaw, Iloilo ay isang yaman na dapat ipagmalaki at masilayan pa ng mga susunod na henerasyon. Ito ay patunay na ang pagsasaka ay bahagi ng buhay at hanggat may lupa na kayang makapagpatubo ng punla at mga pananim, mayroong mga masisipag na mga magsasaka na handang makipagbuno sa panahon para sa isang masaganang ani. Maraming salamat po sa panonood. Ako si Miko at ito ang Wonderverse. Ayan guys, tingnan nyo guys. Mayroong sea of clouds na. Ayan. Kanina wala yan eh. Nang dumating kami ngayon, meron na. So ganito yung mga nangyayari guys kapag ka masyado mong ina-underestimate yung panahon. Hindi naman in-expect na umulan.
Kasi mainit naman kanina nung pumunta kami rito, but now look at the weather. Talagang malakas yung ulan. So magpapahinga muna kami saglit bago kami umuwi, kasi ano, wala kaming dalang payong or anything. Ito lang, jacket tsaka damit lang.